Good day, everyone. I am Sir Robbie, and together we will learn the world of the future robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit. Come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating Itulay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang Itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatutulong. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Magandang hapon sa inyong lahat, lalo na sa grade 10 at sa lahat ng mga nanonood ngayong hapon na ito. Magkakasama na naman tayo na magbabalitaktakan at magtatalastasan, syempre, sa aralin sa Filipino 10. Ngayong hapon ay nais ko muna kayong kamustahin. Kamusta na ba? Kasi ngayon ay nasa ikatlong linggo na tayo ng ating pasukan. Kamusta naman kaya? Okay. Kahit naman dyan kung naging maganda ba ang tatlong linggo ninyong pag-aaral. Sige nga, batiin na rin natin ang mga nakasubaybay ngayong hapon na ito. Binabati ko ang lahat ng mga nanonood, mga guro mula sa Las Piñas at gayon din sa lahat sa buong Pilipinas na nakasubaybay ngayon. Siyempre, sa mga grade 10 na naririto ngayong hapon. Yan, magandang hapon. Sige, batiin ko muna si Risa May Carpio, yan, ng 10 Einstein, mula sa Doña Magdalena. Yan, magandang hapon sa iyo, Risa May. Kayun din kay Jonathan Gabayan. Magandang hapon, Jonathan. Yan, mula sa Kabatuan. Kabatuan East District, yan. Isabela, magandang hapon. Yan, papuso naman kung naging maganda ang tatlong linggo ninyong pag-aaral gamit ang inyong module. Yan, magandang hapon sa lahat. Yan, magandang hapon kay Alexa Rizzi Rosario. Yan, magandang hapon. Nung nakaraan ay natalakay natin. Siyempre, meron tayong araling tinalakay yung ikalawang linggo natin, di ba? Naalamin natin ngayon kung ito ba ay naaalala pa. Yan. Sige, batiin muna natin si Nikki Villegas mula sa Baruya High School, mula sa Pampanga. Hello po, ma'am. Yan. Hello daw kay ma'am Jocelyn Bacani. Magandang hapon po. Yan. Okay, gayon din. Binabati ko rin si Ashley Luisa Mendoza. Magandang hapon sa iyo. Yan. Magandang hapon sa lahat ng mga nakatutok. Titiyakin natin na ngayong araw ay may bago na naman tayong tatalakayin. Tayo magbabalitaktakan at talastasan, syempre,
may bagong aralin tayo ngayong hapon na ito. Okay, yan, si April Muriel, magandang hapon mula sa Las Piñas East National High School, 10 Integrity, yan. Kay Kiana Templo Nuevo, magandang hapon mula sa Antipolo National High School, Mina Laba, Camarines Sur, yan, magandang hapon sa inyo lahat na nandyan. Gayun din kay Kim Agonoy, listening and watching from LFG, yan. Diamantina National. Good afternoon kay Moises Belmonte ng Las Piñas East National High School 10 Innovation. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay nasa ikatlong linggo na tayo. Siyempre, naririto at ako ay makakasama ninyo si Tutor Donna ngayong hapon. Okay, simulan na natin. Ayan. Ngayong hapon, syempre, ay ilahad muna natin ang ating aasahan. Una, okay, nasusuri ang tiyak na bahagi ng napakinggang parabola na naglalahad ng katotohanan, kabutihan, at kagandahang asal. Yan yung una nating layunin. Ikalawa, nasusuri ang nilalaman, elemento at kakanyahan ng binasang akda gamit ang mga ibinigay na tanong. Ikatlo, nagagamit ang angkop ng mga piling pang-ugnay sa pagsasalaysay, sa pagsisimula, pagpapadaloy ng mga pangyayari at pagwawakas. Yan ang aasahan natin ngayong hapon. Sige, batiin ko muna si Rahima Biray mula sa Las Piñas East 10 Integrity. Yan, nandito sila lahat. Yan, nakakatuwa naman o nakatutuwa na kayo ay naririto na makikibahagi sa ating talakayan ngayong hapon. Pero bago yan, syempre, balik-aral muna tayo. Balik-aralan natin ang tinalakay natin nung nakaraan gamit at focus ng pandiwa. Isulat ang sagot ninyo diyan sa ating comment. Yan, tingnan natin kung naalala niyo pa ba. Panuto, puna ng patlang ng tamang sagot. Yan. Una, patlang ang gamit ng pandiwa kapag may aktor o tagaganap ng kilos. Ano kayang gamit ng pandiwa kapag ito ay may aktor at tagaganap ng kilos? Tingnan ko nga kung naalala pa, paki-comment nga. Lagay nga natin sa comment. Focus na, yan, meron akong nakitang sagot. Pero ang tinatanong dito, gamit ng pandiwa. Anong gamit? Di ba may tatlo tayong gamit? O yan, tingnan natin. Yan, may sumagot. Yan, sumagot si Rainiel Manabat. Ang hinahanap, Rainiel, ay gamit ng pandiwa. Ano kayang gamit ng pandiwa? Yung may aktor. Sige, tingnan natin. Yan, tingnan natin ang sagot ni Andre. Tama si Andre Dupan. Action daw. Tingnan nga natin kung ito'y action. Tama ka dyan. Yan. Papuso-puso muna tayo para naman ganahan tayo ngayong hapon. Yan. Tama si Rainiel. Action. Tingnan natin ang ikalawa. Nagpapahayag ng karanasan ang gamit ng pandiwa kapag may patlang. Ano kaya ang gamit ng pandiwa kapag nagpapahayag ito ng karanasan? Kapag may, dapat ang karanasan o ang gamit ng pandiwang karanasan ay ano ang meron. Yun ang hinahanap. Tingnan nga natin sa comment kung naalala pa. Tama, ang gamit ng pandiwa na ito ay karanasan. Pero ang tinatanong dito, anong meron dun sa gamit ng pandiwa na karanasan? Anong meron dito para malaman natin na karanasan ang gamit ng pandiwa? Ayan. Mula sa SBO Pampanga, Ma'am Ayla Juliana Limtala, kamusta po? Magandang hapon po. Ang gamit niya ay karanasan, pero ano ang meron? Ang palatandaan natin para masabi natin na nasa karanasan ang gamit ng pandiwa. Ayun, tama na naman si Rainiel, nakita ko. Si Rainiel, ang sabi ni Rainiel, dapat meron itong damdamin. Yan, nakatutuwa, naaalala. Okay. Yan.
Ikatlo, patlang ang gamit ng pandiwa kapag ito ay resulta ng isang pangyayari. Ano naman kaya ang gamit ng pandiwang ito? Tingnan nga natin. Yan, si Rahima. Yan, si Rahima Biray. Tama din siya, damdamin. Kanina yon. Ayan. Sige. Ano daw ang gamit ng pandiwa kapag ito ay resulta ng isang pangyayari? Mm-hmm. Ayun, may nakita na akong sumagot. Ang bilis talagang sumagot nitong si Rainiel. Okay, ang sabi niya ay pangyayari. Magaling. Yan. Sige. Ika-apat. Tinatawag na patlang ang pandiwa. Tinatawag na patlang ng pandiwa ang relasyon ng pandiwa sa paksa ng pangusap. Anong tawag natin dito? Ha? Tinatawag na patlang ng pandiwa ang relasyon ng pandiwa sa paksa ng pangungusap. Ano naman kaya ang tawag natin dito? Sige, habang inihintay ko ang sagot, magandang hapon sa iyo, Ruth Masinias ng 10 Discipline. Okay. Ah, ang galing talaga. Nakikita na naman ako ng sagot. Ang bilis sumagot nitong si Rainiel. Sige, tama ka dyan, Rainiel. Focus ng pandiwa. Ayan. Ikalima na tayo. Nasa focus sa patlang ang pandiwa kapag ang paksa ng pangungusap ay sumasagot sa tanong na para kanino? Para kanino? Ano kayang focus naman ito? Hmm? Anong focus? Sige, hintayin natin ang sagot. Baka nag-iisip pa sa dami ng focus ang pandiwang tinalakay natin nung nakaraan. Magandang hapon, Cheryl Puntadelia ng 10 Kindness mula sa Dapdap High School. Yan. Focus sa aktor ba? Ang tanong ay para kanino? Dapat ang paksa ay sumasagot sa tanong na para kanino. Mm-hmm. Tingnan nga natin. So, salamat, wala pala akong boses. Okay, sige, narinig. Biglang, yan, o, sige. Naririnig na ba ako? Namute nga ako, salamat. Yan, sige, papuso naman dun sa mga nakaalala ng ating aralin nung nakaraang araw, o nakaraang linggo pala. Yan, naririnig na ako. Yan, papuso sa mga nakaririnig sa akin ngayong hapon. At syempre, nakaalala sa ating naging talakayan nung nakaraang linggo. Yan, bumalik na. Salamat, Rainiel. Oo, na-mute daw ako. Sige. Yan natin. So, yan ang ating naging balik-aral. Nakatutuwa naman na ito ay, kayo ay nabalikan at naalala ang ating naging talakayan. Syempre, ngayon, may bago na naman tayong talakayang aralin. Meron ako ditong mga larawan. Tingnan nga natin. Ano ba ito? Ayan. Ayan. Meron akong apat na larawan dyan. Kapag nakikita nyo yung apat na larawan na naririyan o bagay na naririyan, ay anong uri na akdang pampanitikan ang naiisip ninyong may kaugnayan o koneksyon sa mga larawang nakikita?
tingnan ko nga. Ano ito? Ano akdang pampanitikan ang pwede nating maiugnay sa apat na larawan na makikita natin o ipinakikita ko ngayon? Sige, habang naghihintay ako ng sagot, magandang hapon sa iyo, Eliza Manzano Palayad. Yan, mula sa 10 Einstein ng Palayad. Oo, Doña Magdalena. Yan, sige. Sabi ni, ang bilis talaga ni Rainier. Ay, si Andre, humabol si Andre. Ang sabi ni Andre, parabola. Yan, tama. Parabola ang ating araling tatalakay. Pag sinabi nating parabola, okay, ang parabola ay salitang hinango mula sa salitang Griego na parabole, na nangangahulugang pagtatabihin ang dalawang bagay upang pagtularin. Ikalawa, isa itong maikling salaysay na maaaring nasa anyong patula o prosa, malimit na nangangaral o nagpapayo hinggil sa isang pangyayari na kadalasang isinasalarawan ang isang moral o relihiyosong aral. Yan, pag sinabi nating parabola, iba ito sa pabula. Ang parabola ay realistikong banghay at ang mga tauhan ay tao. Ibig sabihin ng realistiko, makatotohanan, nagaganap, tunay na nangyayari. Sapagkat ang mga tauhan dito ay tao, hindi katulad sa pabula na ang mga pangunahing tauhan ay mga hayop, mga nagsisiganap ay hayop. Yan. Sumunod, isang kwentong naglalahad, nagpapakita kung paano nagkatulad ang isang bagay sa iba pang bagay. Kasi nga, pagtutulad, paghahambing. Yan. Maaaring gumamit ito ng mga tinatawag nating simile at metapora. Karamihan sa ang mga akdang ito ay karamihan ay mga talinghaga mula sa Biblia. Kaya sinasabi, mga kwento mula sa Biblia pag sinabi nating parabola. Kaya kung nakita nyo kanina sa larawan, di ba, nandoon ang Biblia. Ang mga parabola ay may tonong nagmumungkahi at maaaring may sangkap na misteryo. Yan ang parabola. Sige. Tingnan ko nga kung naintindihan ba yung katangian at kahulugan ng parabola. Pakita nga pa puso naman sa mga naintindihan ang kahulugan ng parabola. Gayun din ang katangian nito para makilala. Sige, tingnan ko yung mga puso na meron tayo. Ayan. Ayan, o ayan, ang daming mga puso. Nakakatuwa yung mga puso nyo na yan. Nakapagpapataba rin ang aking puso. O sige, tuloy na tayo. Ayan. Ngayon, matapos nating malaman at makilala ang parabola, alamin naman natin ang elemento ng parabola. Pag sinabi nating elemento, dapat makikita natin yun sa nasabing akda sa parabola. Katulad ng isang sangkap sa isang pagkain. Pagkulang yung recipe, hindi natin matatawag na, halimbawa, adobo. Kapag wala itong suka at saka toyo, hindi matatawag na kumpleto at ito ay adobo. Ganon din sa mga akdang pampanitikan, may elemento, dapat kumpleto. Unahin natin ang isa sa mga elemento ng parabola. Una ay ang tauhan. Alam na natin yan. Ang tauhan, ito yung mga nagsisiganap doon sa kwento, sa mga pangyayari. Tagpuan. Yung tagpuan sa parabola hindi daw kagaya sa maikling kwento. Minsan hindi daw matatagpuan sa simula ang tagpuan. Kung minsan, hindi talaga sinasabi kung saan. Pero syempre, wala namang pangyayari na walang naging lugar o tagpuan. Meron, di ba? Hindi lang minsan nababanggit. Ikatlong elemento ay ang aral. Isa sa pinakamahalaga yung aral. Dahil ang aral ay ang umaakay sa tao sa matuwid na landas. Yan. Okay, banghay. Ang kaapat nating elemento ay banghay. Ito yung maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kuwento. Kung ngayon, alam na natin ang elemento at katuturan ng parabola. Meron ba kayong alam na parabola? Tingnan ko nga kasi mga naunang taon ninyo sa pag-aaral ay natatalakay na rin ang parabola. Tingnan ko nga kung meron kayong naaalala o alam na parabola.
Sige, hanapin ko muna. Habang naghahanap ako ng sagot, babati muna ako mula sa 10 Joyfulness. Ayan, Dance Rodriguez Rojas, magandang hapon. Magandang hapon po. Okay. Arvin Castro. Ayan. Charmaine Kim, magandang hapon sa inyo. Ilagay niyo kung saan kayo galing para mabanggit natin yung lugar ninyo. Ayan. Sige, tingnan ko nga. Ano bang... Plot. O, may tanong si Alexander. Ang tanong ni Alexander, ano daw ang banghay sa English? Plot. Ito yung sinasabing pagkakasunod-sunod o hanay ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Yan yun. Okay? O, sige. Yan, o. Alam na lang, tusong katiwala. Sige. Bukod sa tusong katiwala, meron pa ba kayong ibang alam na parabola? Okay. O, sige, tingnan natin. Pero bago yan, alamin muna natin yung mga, magtumbas muna tayo ng salita, yung kasing kahulugan ng mga salitang naririto. Sa pamamagitan ng mga salitang naririto, tutumbasan natin ito sa paglalagay ng mga nawawalang letra upang mabuo natin yung kasing kahulugan ng salitang hinahanap. Simulan natin. Yan, walang anuman, Alexander. Tuso. Pag sinabi nating tuso, ano kaya ang kasing katumbas na salita ng tuso? Sige, punan natin yung mga nawawalang letra para makuha natin ang kahulugan ng salita. Tingnan ko yung sagot. May sagot si Alexander, ang bilis si Alexander. Ang sabi ni Alexander, mapanlamang. Tama ka, Alexander. Yan. Sige, ikalawa, nilulustay. Pag sinabi natin nilulustay, ano naman kaya ang katumbas sa salita ng nilulustay? Okay, sige, punan natin. Nilulustay. Yan. Yan, naisagot ang bilis ni Alexander at ni Rainier. Si Rainier ginagasta. Si Alexander ginagastos. Yan, nilulustay, ginagastos. Okay? Katiwala. Pag sinabi naman natin katiwala, tukoy natin ang katumbas sa salita ng katiwala. Ayan. Katiwala, pag sinabi natin katiwala, tingnan nga natin ang mabilis. Ayan. Sige, habang naghihintay ako ng sagot, katiwala. May nabasa ako dito. Alexander, mukhang hindi. Sige, ayusin natin, tingnan natin. Katiwala, siya ay aking katiwala. Ayan. Tingnan ko nga. Okay, pag sinabi natin katiwala, tagapamahala. Yan. Siya ay aking tagapamahala. Katiwala. Sige, tapayan. Pag sinabi natin tapayan, inilalagay nila ang kanilang tubig sa tapayan. Alam niyo ba yon? Pag sinabi natin tapayan, okay. Tinan natin, tapayan. Habang naghihintay tayo ng tugon o sagot mula sa inyo, okay ka. Yan. Salamat sa inyong aktibong pakikilahok kasi ngayong hapon na to, ha, nakatutuwa ang kanyang pagiging aktibo. Ang tapayan ay tinatawag natin na banga. Ang kinutya, naku, nailagay na natin, ay tinatawag na ininsulto. Ayan. Yan yung ilan sa mga salita nating tinumbasan. Okay. Ngayon, alamin naman natin, dahil parabola, pakinggan natin at panoorin si Tutor Pam sa kanyang paglalahat ng parabola na ang tusong katiwala. Handa na ba kayo? Sige, papuso naman sa mga handa ng manood at makinig sa paglalahad at pagkukwento ni Tutor Pam. Sige, simulan natin. Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili. Ano ang gagawin ko? Aalisin ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa.
Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo. Gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, magkano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kesa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya, kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Nang marinig ito ng mga Pariseo, kinutya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang tinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. At iyan ang parabola ng tusong katiwala. Ayan. Napanood ba ang ating parabolang ang tusong katiwala? Yan, oo. Nakatutuwa, sabi ni Rainier, I just remember. Okay, sige. Tingnan natin, matapos natin siyempre mapanood ang akdang ang parabolang ang tusong katiwala. Alamin naman natin yung mga, magsagutin naman natin yung mga tanong. Ano ang suliraning kinahaharap ng katiwala? Sige nga, ilagay natin, ano yung suliraning kinaharap ng katiwala? Tingnan ko nga. Sige, tingnan natin ang naging suliranin ng katiwala. Anong suliranin ng kinaharap? Yan, sige, habang naghihintay ako ng sagot, Alaina, Okilyada, Tongol, yan, magandang hapon sa iyo. Mula Precious Cariel Cruz, magandang hapon. Alamin natin, ano ba ang naging suliraning kinaharap ng nasabing katiwala? O yan, may sagot si Scott Calara. Ang sabi niya, matatanggal na siya sa pangangasiwa. Oo, matatanggal na siya. Bakit kaya? Mawawalan na siya, sabi ni Alexander, mawawalan na po siya ng trabaho. Marami pong utang ang amo niya, kaya dinaya niya po ang listahan. Okay, marami siyang utang sa kanyang amo. Oo, kasi nilustay niya yung pera ng kanyang amo. Okay, kaya ngayon, ang ginawa niya nga ay gumawa siya ng paraan. Okay, para nang sa iyon ay hindi siya maghirap.
Okay, sige. Ibigay nga ang naging katangian ng ating katiwala batay sa kanyang mga ginawa. Dahil mawawala na siya ng trabaho, ang ginawa niya dahil nilustay nga niya yung pera ng kanyang amo na ipinagkatiwala sa kanya, ay ano kaya ang yung kanyang ginawa ay sabi nga tinaasan niya at humingi siya ng tulong o tinaasan niya yung mga taong nagkakautang sa kanya, siningil niya ng mas mataas, di ba? Oo. Okay, ibigay ang kanya, anong katangian ang ipinakita nung katiwala? Sabi, tuso, oo, naging mapanlamang siya doon sa kanyang kapwa para sa sarili niya, para sa kanyang sariling interes, di ba? Okay, tama yung sinabi ni Scott. Okay, naging tuso, hindi siya naging matapat, tama yun. Sapagkat pinagkatiwalaan siya ng kanyang amo, ngunit siya naman ay hindi niya ito sinuklian ng katapatan o ng kabutihan. Diba? Oo. Okay, ano pa? Mapanlinlang, mapanlamang po. Oo. Sabi naman ni Scott, madiskarte din. Yun nga lamang, madiskarte daw sa katiwalian. Oo. Naging matalino siya, tama naman si Scott to, naging matalino siya sa pag-isip ng paraan. Kaya lamang ay ang hindi naging maganda dito ay nanlamang siya ng kanyang kapwa para sa sarili niyang interes. Kung ikaw ang negosyante, tatanggapin mo ba ang ganitong uri ng katiwala? Sabi niya, may pagkatuso, may pagkamapanlamang, pero sabi matalino, pinuri nga siya ng kanyang amo, di ba? Kung ikaw ang negosyante, tatanggapin mo ba ang ganitong uri ng katiwala? Sige nga. At bakit? Sige, tingnan natin. Tatanggapin mo ba yung ganitong uri ng katiwala? Tingnan nga natin. Sige, magandang hapon sa iyo, Papi. Yan. Nang 10 Galilee. Sige, habang naghihintay ako ng inyong tugon. Kung ikaw ang negosyante at ganun ang iyong katiwala, may pagkatuso, mapanlamang, at hindi rin mapagkakatiwalaan, tatanggapin po ba ang ganitong uri ng katiwala? Tingnan ko nga. Ay, sabi ni Rainiel, yes po, dahil bawat tao po ay nagbabago. Tama naman, mabigyan ng pagkakataong magbago. Pero ang sinasabi din siguro dito ay napakahirap makuha ng pagtitiwala. Tama ba? Yung tiwala ang ibinibigay sa atin ay hindi yan madaling makuha. Sabi nga sa parabola, ang mapagkakatiwalaan sa isang maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa mas malaki. Bagamat, sabi nga natin, marami at may puwang para sa pagbabago. Kung ikaw ay nagkamali nung una, maari ka naman ding magbago at tiyakin mong hindi nagagawin yung pagkakamali. Yun naman ang kagandahan doon. Tama naman yun. Sabi ni Andre, hindi po dahil kahit may katalinuhan itong taglay, ginagamit niya pa rin ito sa kasamaan. O minsan, may mga taong natatakot na rin talaga na pagkatiwalaan yung mga ganong klase ng tao dahil ito nga ay gumagawa ng masama. Pero sabi naman kanina, mayroon namang pagkakataon para bigyan natin sila ng pagkakataon para magbago. Pero ang sinasabi lamang siguro dito na kapag dumating yung puntong ikaw ay pinagkatiwalaan, ay huwag itong sirain. Dahil sabi nga, yung tiwala napakamahihirap kunin. Katulad ito ng salamin na ito ay kapag ito ay nalamatan at nabasag, napakahirap na rin ibalik. Kaya kung ikaw ay pinagkatiwalaan, sikapin natin na hindi masira yung tiwalang ibinigay sa atin ng tao. Tama ba? Okay, kung ikaw naman ay nagkamali, okay, sikapin din natin na magbago at ayusin ang ating sarili at ang ating naging pagkakamali. Yun lang naman din ang nais siguro sabihin dito sa ating parabola at nais ituro. Yan. Sige. Sa kasalukuyan, umiiral pa rin ba ang mga ganitong uri ng tao? May mga ganyan pa rin? Oo, nakalulungkot, no? Mayroong mga ganun pa rin uri ng tao. Pero hindi rin naman natin sila dapat husgahan. Siguro tulungan natin sila at akayin para nang sa gayon ay malaman nila na mali ang kanilang ginawa at mabigyan natin sila ng pagkakataon na magbago. Okay, huwag tayong mapagod na magbigay ng pagkakataon sa kanila, magtiwala. Diba? Sa iyong palagay, anong katangian ang dapat taglayin ng isang katiwala? Kung ikaw ay merong negosyo, ano sa palagay mo ang katangian ang dapat taglayin ng isang katiwala? Tingnan nga natin.
Anong dapat katangian yan? Aba, sumasang-ayon sa akin si Naomi, di ba? Okay, anong katangian ang dapat mong taglayin ng isang katiwala? Oh, maganda rin yung sinabi. Ah, sinabi ni Miss Kat. Tatanggapin pa po, pero dapat bantayan pa rin ang katiwala. Tama naman din. At bigyan pa rin sila ng pagkakataon. Okay? Sige. Tingnan natin. Matalino at matapat. No? Napakaganda niya. Katanging dapat tagayin. Maging matalino. Iba kasi yung matalino sa tuso. Di ba? Yung pagkatuso, ikaw ay gumagamit ng talino pero nanlalamang at nanggilin lang ng iba. Pero yung matalino, maaari nating gamitin ito sa mabuti at tama. Yung makatutulong at makapagpapaulan. Di ba? Yan. Oo, tama naman. Dapat matalino at matapat. Yun ang sabi ni Rainiel. Anong kaisipan ng naibigan mo na iniwan sa'yo ng parabola? Meron ba? Tingnan ko nga. Sabi ni Naomi, may sagot na agad si Naomi. Oh. Maging mabusisi po sa pagpili ng katiwala. Oo. Siguro ay tingnan natin. Okay, yung kanyang katangi ang taglay. Kung meron siyang mga kahinaan, ay sikapin natin mabigyan pa rin siya ng pagkakataon. Turuan, tulungan natin yung mga na may hina o yung kanyang kahinaan. Sabi, tapat, may kagalingan, may pagmamahal at pagpapahalaga sa trabaho. Napakaganda niyan. Sabi nga, ngayon pa lamang gawitin na natin yan habang kayo'y nag-aaral. Sikapin nating maging matapat. Okay, sa lahat ng ating gagawin. Sabi nga, di ba, sa parabola, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. Di ba? Okay. Tama din si Scott, huwag maging makasarili. Huwag lamang isipin yung sarili natin, no? Na para tayo lang ang makinabang at bahala ng iba. Hindi magandang ugali yun, di ba? Sabi nga, napakaganda yung maging tapat ka sa sarili mo. Maging tapat ka sa iyong ginagawa. Lalo na kahit yan ay napakaliit na bagay. Okay? Kasi sabi nga natin, napakahirap kunin ang pagtitiwala. Yan, nakakatuwa naman. Ang dami niyong naibahagi. Meron pa ba? Ninan ko nga. Sabi ni Scott, oo. Nararapat pong gamitin ang kayamanan ng mundo sa tamang pamamaraan. Tama naman yan. Okay, tama yan, Rainiel, di ba? Dahil ang lahat ng bagay dito sa mundo ay panandalian lamang. At yung mga material na yan ay sabi nga gamitin natin upang higit na makatulong sa iba. Lalo na ngayong panahon ng pandemya, di ba? Sa mga simpleng bagay na makatutulong tayo ay huwag natin ipagdamot sa ating kapwa. Yan, oo. Pero hanggat basta ang sabi dito ay ikaw ay hindi nanlalamang at nangaapak ng iba, maging mabuti ng ating magiging pamamaraan. Diba? Sige, ang ganda ng mga sinabi ninyo. Nakakatuwa. Yan. Okay. Sige, yung sa pusong katiwala, sabi nga natin, nakita natin dito na yung parabola ay nagbigay sa atin ng aral. Tinuturuan tayo nito na may magamit tayo na para maging matuwid ang ating pamumuhay. Yan ang isa sa mga magandang katangian ng parabola. Okay? Sige, sa pagsasalaysay din, ay gumagamit tayo ng tinatawag nating mga pang-ugnay. Yung mga pang-ugnay na yan, gagamitin natin una, okay, para maiugnay natin yung isang pahayag sa iba pang pahayag. Ang pang-ugnay ay tinatawag sa Ingles na cohesive device. Okay, ginagamit ang pag-ugnay sa pagsasalaysay upang madagdagan o mapag-isa-isa ang mapag-isa ang pangyayari o ang mga impormasyon. Ginagamit din ito upang mapakinis yung takbo ng pahayag at maiwasan ang pagpuputol ng mga ideya. Ayan. Kapag tayo ay nagsasalaysay, gagamit tayo ng mga pang-ugnay. Ito yung mga pang-ugnay na pwede nating gamitin. Pagkatapos, saka, unang, sumunod na, araw, sa dakong huli, pati, isa pa, gayon, din, at. Yan. Gagamitin natin yan kapag tayo ay nagdaragdag at pinag-iisa yung mga impormasyong nais nating ilahad. Yan. Okay. Oo, tama din yan, conjunction.
Tama rin yun. Pero dito mga cohesive device din ang tawag natin sa kanila. May pagpapahayag ng mga kaugnayang lohikal. Pag tayo ay magpapahayag ng ating mga dahilan, okay, at pagbibigay ng ating pananaw at ang ating yung lohikal o ating tinatawag nating pagpapasya. Okay, at pagpapaliwanag, gagamit tayo ng dahil sa, sapagkat, kasi, kaya, kung, kaya naman, at sa wakas. Yung mga pang-ugnay na yan ay magagamit natin para tayo ay makapagsalaysay. Yan. Malinaw ba? Ah, okay, malinaw? Sige. Na natin. Okay, ito halimbawa. Noong una, may isang magsasaka na sagana sa buhay, na bago ang kanyang pananaw nang minsang pumatok ang monghe sa kanyang tahanan upang humingi ng limos. Nagpasya siyang iwan ang karangyaan at gayahin ang monghe. Nang una ay nanibago siya. Minsan ay naaalala niya ang asarol na ginagamit niya sa pagtatanim at itinago. Subalit, binabalik-balikan pa rin niya ito. Paglipas ng ilang taon ay nakapagdesisyon na ito ang itapon ang asarol. Dahil sa kanyang ginawa, nakaramdam siya ng tunay na kaligayahan. Sa wakas ay napalayanan niya ang sarili at nawala ang pagnanasa. Yung mga may salungguhit, okay, at naka-itim na okay, sulat ay ang tinatawag nating mga pang-ugnay na ginamit sa pagsasalaysay. Ayan. Malinaw ba? Okay. Sige, tingnan natin. Okay. Kung malinaw na, tingnan muna nga natin. Naintindihan ba yung ating mga pang-ugnay na ginamit sa pagsasalaysay? Sige. Papuso naman. O kaya ay pa-like naman dyan. Ayan. Okay. Sige, like. Ayan. Ayan. Nakakatuwa ang inyong pagpuso. Ngayon ay tingnan natin kung naunawaan ang ating naging aralin. Yan. Itong ating pagsasanay, handa na. Piliin ang pag-ungay na ginamit sa bawat pangungusap. Una, akdang pa... Piliin ang... Gagawin natin dito ay piliin ang titik ng tamang sagot. Okay? Pasensya na. Una, akdang pampanitikan na nagsasalaysay at nagtuturo nang kinikilalang pamantayang moral na karaniwang batayan ng mga kwento ay nasa Biblia. Ano kaya ito? Maikling kwento, parabola, sanaysay, o tula? Isulat na ninyo ang tamang titik, yung letra ng tamang sagot. Yan, ayan. Nanguna si Reniel, si Andre. Yan. Okay, ang tamang sagot ay, sabi ay, parabola, di ba? Okay, mula sa Biblia. Tama, parabola ito. Ikalawa, sila ang gumaganap o ang mga gumaganap sa isang kwento na hinango sa banal na Biblia na maaaring makapagbigay ng magandang aral. Anong hinahanap natin dito? Sila ang gumaganap. Okay, may sagot na kanina, nauna na. Si Kiana, sa number 2, ang sagot ni Kiana ay hindi. Tama. Yung tauhan, sila ang gumaganap. Tama ka dyan, Kiana. Gayun din si Rainiel, humabol. Ayan, magaling. Ikatlo, saan sa Biblia makikita ang kwento ng ang tusong katiwala? Tingnan ko nga kung alam, tsakyang nabasa na ninyo rin. Saan sa Biblia makikita ang kwento ng tusong katiwala? Lucas, okay, 16:1-15. Okay. B. Lucas 18:1-15. C. Lucas 19:1-15. O D. Lucas 20:1-15. Tingnan nga natin ang sagot. Okay. Ang tamang sagot ay Lucas. Yan. Kabanata 16. Okay. Talata 1-15. Tinagalog eh, no? Okay. Ika-apat tayo. Okay. So, sa ika-apat, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ano ang ipinapahiwatig ng pangungusap? Tingnan nga natin. A. Maging matapat ka sa lahat ng bagay. B. Ibigay ang hindi para sa iyo. C. Maging masunurin sa lahat ng oras. D. Huwag maging sakim sa kapwa. Yan, may sagot na si
Andre. Ang sagot ni Andre ay A. Yan, tama, Andre. Ikalima, anong aral ang ipinahahayag ng ang tusong katiwala? A. Ang pagtitiwala. B. Gawin ng lahat para matuwa ang iba. C. Pag-isipan ng mabuti ang desisyon upang di magsisi sa huli. O D. Huwag maging sakim. Tingnan ko nga ang sagot. Aral. Ang sabi dyan, aral. Okay, ano kaya? Tama nga ba ang inyong sagot? Sige, tingnan natin. C. Pag-isipan ng mabuti ang desisyon upang di magsisi sa huli. Yung aral ang nais nating kunin. Okay? Yan, C. Kasi yung katiwala, di ba? Okay, sige, tingnan natin. Ika-anim. Patlang katalinuhan ng katiwala. Pinuri ng amo ang tusong katiwala. Ano ang angkop na pang-ugnay sa pangungusap? Ngayon nga natin, number 6. Anong angkop na pang-ugnay ang dapat natin gamitin? A. Dahil sa. B. Kung ganoon. C. Ganoon din. D. Sapagkat. Ano ba ang tamang sagot? Pang-anim. Ang sabi ni Rainiel. A. Tingnan nga natin. Tama, Rainiel. Dahil sa. Bilis eh, no? Ikapito. Nang dahil sa kanyang kaswapangan, ang manok ay namatay. Patlang, mas lalo pa siyang nawalan. Okay, ano ang tamang sagot? Tingnan natin sa pampito. Tingnan natin ano kaya ang tamang pang-ugnay ang gamitin. Okay, ang tamang pang-ugnay ay A. At gayon, mas lalo pa siyang nawalan. Okay? Sige, naintindihan ba ang ating naging aralin ngayong hapon? Yan, sige. Pa-thumbs up naman sa mga na nakaunawa at natuto naman ngayong hapon sa ating naging talakayan. Sige, thumbs up at puso naman dyan. Yan, okay. Sige. At syempre, dito nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita. Okay, huwag nating kalimutan tuwing araw ng Miyerkules, lagi tayong subaybayan ang ating talakayan dito sa Philippine 10. Okay, gayon din, kung meron kayong suggestion o komento, okay, naririto ang ating QR code, pwede niyo i-scan yan at maglagay ng inyong suggestion o kaya komento para sa naging talakayan natin. Yan. Maaari din kayong ipadala ito. Ito, nandito yon sa https://teamurl.com itulay feedback form o i-scan ang QR code. Sige, maraming salamat sa pag okay, babahagi at pakikilahok nyo ngayong hapon. Hanggang sa muli nating balitaktakan at talastasan sa susunod na linggo. Paalam! Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!